Hello guys, malapit na ang election guys, 2022. Para sa inyo guys, sino ang presidente nyo? Kasi para sa akin guys, ang presidente ko ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. Kasi matalino, marami nang nagawa, lalong-lalo na sa ano, sa lugar nila pa lang. Diyan na yung solar, hydro, windmill. Kaya napakamura ng kuryente nila guys dun sa lugar nila. At saka siya lang ang tumutulong kahit wala sa posisyon, na walang halong media. Kahit di naman binabalita ng media ang mga ginagawa nila, kasi nga hindi nila trabaho yon. Okay lang yun guys, kasi marami namang mga vlogger guys na nagbo-volunteer para ipakita ang mga nagawa ng mga Marcos. Para sa akin guys, si BBM lang ang kwalipikado na maging presidente guys, kasi nga siya ang leader na mayroong talagang vision guys. Ano ba ang vision guys? Halimbawa, kapag nanalo si BBM ngayong taon, after 5 years, saan niya dadalhin ang Pilipinas? At alam naman natin guys na kaya lang hinaharangan si Bongbong Marcos na makaupo sa Malacanang, kasi nga lahat ng mga lahat ng pag-aari ng gobyerno na pinamigay ni Cory sa mga kaibigan niya at sa mga oligarchs, babawiin niya yon. Malaki ang tiwala ko na kaya ni BBM yan, kasi nga kompleto yung ano, mga papeles nila tungkol sa mga kayamanan nila, papilis ng kayamanan ng gobyerno. Ang masalimot lang guys, at pinagmuka silang ano, masama ng mga dilawan sa loob ng maraming taon. Pinalabas nila na si Bongbong guys at yung pamilya niya walang nagawa sa Pilipinas, pero ang totoo pala, mali pala tayo. Kabilang din ako dati sa ano, tinatawag nila na Marcos haters. Pero nung kalaunan guys ng ano, nagre-research na ako guys, nasabi ko sa sarili ko na lahat ng history sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga politics, lalong-lalo na sa mga Marcos, ay mali talaga. Nag-aaral ako dati guys sa Suksay, ano? Yung Philippines Constitution. Nakakatamad. Bakit? Kasi nga mali ang history doon. Hindi man lang nilagay ang ano, sino ang nagbuo ng agrarian reform. Pero yung mga hukbalahap nila ERAP, yung CARP nila Gloria. Nakikita ko yun guys. Pero sabi ko dati, agrarian reform. Nung nag-research ako, lumabas si Marcos pala yung ano, author niyan. Yung San Juanico Bridge, si Marcos din ang paggawa niyan. Halos lahat ng tulay mura Luzon hanggang Mindanao, si Marcos ang napagawa niyan. Kaya naisip ko, baka panahon na talaga na kailangan nang itama ang mga mali ng kasaysayan natin guys. Kasaysayan na pinagtakpan ng mga Aquino. Pero sa tuwing nakikita ako ng ano, 500 peso bills guys, nasasabi ko, bakit ginawa nilang ano, hero si Ninoy at nilagay sa perang papel? Hindi, wala naman siyang nagawa dati. Ang manggulo lang. Sabi ko, bakit nandito rin si ano? Si San Cory. San Cory daw nila guys. San Cory ng mga kakamping at dilawan. Wala naman yung nagawa. Sa libro nga, nilagay lang siya sa ano?
may nakalagay dun sa libro nung ano, nag-aaral pa ko ng history. Late mass help every Filipino in every walk of life. Sabi ko, ano bang nagawa niya? Wala lang pala eh. Pinamigay lang yung mga pag-ari ng gobyerno sa mga kakilala. Kaya isip-isip tayo guys. Bootstrap po natin sila. Bongbong Sara 2022. At ito guys, isang katangian ni BBM na gustong-gusto ko kasi nga napaka-humble ni BBM. Down to earth talaga siya na tao. At hindi niya ugali ang makipag-away. Matulungin. Pakinggan natin guys yung ano, mga message ng mga kagaya ko, mga BBM fanatics. Yan, sasagutin na ni Bongbong. Balita, yan tulong mo, okay lang. Di naman kami bulag. Thank you. Tutulong kahit walang media. God bless you always, Bongbong Marcos. God bless you too. Thank you for helping those who are in need, even if you're not in any government position. Future President, continue being humble and low-key. Very good advice. Maraming salamat. Alam na naman, hindi namin masyado pinapublicize yung mga aming ginagawa dahil importante makatulong. Hindi naman na magmalaki sa aming ginagawa. Pero maraming salamat sa inyong pagpansin sa aming mga dinadala na tulong sa ating mga kababayan na tinamaan ng bagyo. From Mona's Cayet, Sir Bibir, may truck po kami, 6-wheeler. Nais po sana namin makapagbigay ng tulong. Pwede po ba ang makargahan ng mga relief goods? Sana mabasa ng mga staff nyo ito. From Jane Mags Abisamis, pag dito po sa NCR, pag need nyo po ng tao para mag-repack, willing po ang PFP ng Las Piñas City Chapter po. Yung mga ganyang mga offer na ipinibigay ninyo, di talaga namin tatanggihan yan at kailangan natin ang lahat ng tulong. At muli, nakita na naman natin ang kagandahan lumit ng Pilipino. Nung nakikita na may pangangailangan at humihingi ng tulong, ay nandiyan lagi. Nag-o-offer po ano man, meron silang sasakyan, meron silang truck para makatulong. Eh, tuloy-tuloy natin yung napakagandang ugali ng bayanihan ng Pilipino. From Jel Sarte, pwede po bang makahingi din ng relief kahit si Sandro lang po sa patra? From Eunice Dumapay, Bongbong Marcos, keep up the good work, Daddy. We're so proud of you, Dad. Diba, babe Sandro Marcos? Ewan ko sa si Sandro. Nasa Ilocos kaya hindi kasama dito. Pero mukhang nakadirect yun ninyo yung mga comment para ni Sandro. Lahat, pwede yan. Sige, makahingi ng relief kahit si Sandro lang. Sige, papadalan natin dyan si Sandro. Keep up the good work. Naging daddy pa ako ulit. I-check ko muna sa anak ko ito kung paano gagawin dito.